Kumusta guys? Ako si Mike TV. Welcome to my channel. Okay? Ngayong araw na to, pag-uusapan natin kung paano kayo magkakaroon ng isang simpleng phone vlogging setup na mura lang. Kaya, dyan ka lang ha. Alright. Yun, okay guys, baka meron sa inyo na wala pang YouTube channel. Okay, lalagay ko yung link ng vlog ko regarding how to make a YouTube channel. Ito siya. Okay, panoorin nyo siya para matutunan nyo kung paano gumawa ng YouTube channel kung sakaling wala pa kayong YouTube channel, okay? Alright, yun, okay guys, kung bago ka sa channel ko, I will appreciate if you consider subscribing and pakikalembang mo rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga future vlog ko, okay? Thank you, in advance, alright? Kung sakaling naman magustuhan mo tong video na to, pakilike mo na rin ha, salamat, okay? Let's continue. Okay, now let's go to our topic. Gustong-gusto mo na mag-vlog, gustong-gusto mo nang i-record or i-document yung mga masasayang pangyayari sa buhay mo, sa pamilya mo, sa mga kaklase mo, kung nag-aaral ka, sa girlfriend mo, sa boyfriend mo. Or let's say for example, nagtatrabaho ka na, yung mga outings, yung mga parties ng kumpanya, gusto mo siyang i-record, gusto mo siyang i-vlog. Kaya lang, hindi mo alam kung saan ka mag-i-start. Or, di ka makapag-start kasi naisip mo, wala akong magandang camera. At hindi mo alam kung ano yung mga iba pang gamit na kailangan mo para makapag-start ka mag-vlog. Wes, this is your lucky day. Dahil nasa mga kamay mo na ang kailangan mo, pwede mong gamitin ang iyong cellphone. Alright? Yun! Sa ngayon guys, alam mo, most cellphones, itong mga cellphone na ganito, can record full HD videos. Halos karamihan na ng cellphone na available sa market ay kaya nang mag-record o kumuha ng video na full HD. At alam mo ba na ang mga video na pinapanood mo sa YouTube, most videos there are uploaded using yung full HD quality. So, ibig sabihin kung yung YouTube, kung yung cellphone mo is can record a full HD video, maganda na yun, papasa na yun sa kalidad o sa quality ng mga videos na ina-upload sa YouTube. Okay? Ako, so far, lahat ng videos, meron na akong 39 videos, puro siya full HD, hindi ako gumamit ng mas mataas pa doon, like yung 4K. Hindi pa ako gumamit doon kasi unang-una, kumakain ng malaking space yun. So, full HD is more than enough. Na, yung ibang mga cellphone, kagaya ng itong S8 Plus na ginamit ko, alam ba guys, ito ang unang-unang ginamit ko na vlogging camera ko, itong aking S8 Plus. Okay? This phone can record up to 4K video quality. Okay? Yung iPhone 11, yung even this sa iPhone SE, can record up to 4K quality. At alam nyo ba kung ano latest sa model ng GoPro Hero, yung GoPro Hero 9, can record up to 5K videos. Anyway, wag muna natin pag-usapan yon. Dito muna tayo sa pag-setup ng, binigyan ko lang kayo ng konting idea kung ano yung video quality at kung ano yung mga kaya ng mga present cameras at mga action camera, mga cellphone. Kahit yung mga Huawei, kahit yung mga Realme, kahit yung mga Oppo, yung mga Vivo, lahat sila kayang kumuha ng full HD and some models kayang kumuha ng 4K. Okay? Tandaan nyo to guys ha, di kailangan na sobrang ganda ng cellphone mo. Ang importante is yung content ng ire-record mo or i-vlog mo. Okay? So yun ang tandaan nyo. Hindi kailangan sobrang linaw o sobrang ganda. Kaya basta kailangan lang at least HD or full HD. Para maganda-ganda na yung quality at hindi masakit sa mata at malinaw na napapanood ng audience mo. Okay, pero secondary lang yan. Ang mas importante is yung content mo. Ano yung kukuna mo, ano yung gusto mong ipakita, ano yung gusto mong i-share sa mga manonood sa'yo. Okay, yun ang tanda mo. Alright? Okay guys, now, kung gagamitin mo yung cellphone mo, medyo mahirap mag-vlog kung hawakan mo lang siya ng ganyan, di ba? Nakikita nyo ba? Kita nyo yung sarili nyo sa screen. Okay, so medyo mahirap siya, pwede mo siyang mabitawan, okay, di ba? Medyo mahirap siya, pero yan, pwede na. Kumusta mga tol? Andito nga pala ako ngayon sa akin lamesa, pinapakita ko yung aking vlog na binavlog ko. Okay, so medyo mahirap siya. Okay, so ang pinakamadaling paraan ay gumamit ka nito. Okay, ito, yung selfie stick, lalagay mo lang yung cellphone dito. Okay, so lagay natin siya. Halimbawa, medyo malaki lang itong cellphone ko. Okay, so lagay natin siya. Okay, so yun, pabayan natin. Okay, press ko muna yung record para makita nyo. Then,
angat natin. Oh yeah. So yeah, nakikita nyo. Hi, how are you guys? This is Mike TV. How are you? Okay, so ang nakikita ko lang problema rito, guys, is yung medyo magalaw. Na konting movement mo, medyo magalaw. Masyadong flexible tong ano eh, selfie stick. So magalaw siya. And also, pagka gusto mong ilapag, hindi mo siya mailalapag. Kaya patayin ko muna yung record na. Hindi mo na siya mailalapag kasi unless tututok mo sa lupa. Okay, so yun guys, nakita nyo ha, yung selfie stick is medyo masyado siyang malambot saka mahirapan ka siyang ilapag kasi unless tutusok mo rin siya sa repolyo o sa lupa nga na malambot. Anyway, meron pa isang paraan doon na mura lang, yung tinatawag na gorilla pad. Ito, okay? Itong gorilla pad na to is this is a replica of yung Joby gorilla pad. Okay? Okay, mura lang din to. It's around 100 to 150 pesos. Actually, ito yung una kong ginamit. Tripod, kumbaga, ng aking mobile phone vlogging. Okay, mga binili ko ito sa Divisoria dati. Pero sa Shopee, meron to mga 100 to 150 pesos. Ilalagay ko yung link dyan sa baba. Okay? And, kailangan mo ng, ito, yung cellphone clamp. Para ilalagay mo siya dito. Okay? Para dito mo ilalagay yung cellphone mo. Alright? Yan, lagay natin. Okay? Ganyan, ito yung unang-una ko na tripod, okay? Okay, so now, subukan natin ilagay yung cellphone, alright? Okay, yan, okay? So, yan. So, magiging ganyan na itsura. Oop! Nasira na ito eh. Nakita ko lang sa inyo, yan. So, ganyan siya. So, pwede mo na siyang gamitin as your vlogging tripod. Kasi ito, putsa, hindi siya masyadong magalaw. Okay, pag inuga mo, let's try to record a sample. Okay, record tayo. Okay, yun. Okay, alright. Ayan, no? So nakikita nyo. So now we are testing the gorilla pad. So kung kahit hindi, medyo tinataas kaya sa so hindi siya masyadong mauga, hindi gagana yung selfie stick na masyadong magalaw. Okay, pwede yung kulay ah. Yan, saka at the same time, pwede mo siyang ilapag kung gusto mong ilapag. Ayan, no? Okay? Yeah. So yun. So pwede mo siyang ilapag, ganyan. So yan ang advantage niyan, yung gorilla pad na yan. So yung gorilla pad na yan, saka yung cellphone club, mga around 200 pesos siguro, meron na yan. Order ka sa Lazada. Okay? Now ang disadvantage nito is that, yun nga, hindi mo marotate itong pinaka-cellphone mo, medyo naka-fixture ito. Okay? Para maikot mo to, meron ka pang isang kailangan. Yung tinatawag na rotating ball, swivel. Ito. So mura lang din to, mga ganun lang din ang presyo. Okay? So mga 100 pesos lang din sa Lazada. Right? Okay, so para gamitin mo itong rotating swivel na to, kabit mo siya dito. Yan, okay. Oop, natin. Okay, kasi ito yung gumagalaw. Para maitutok mo yung cellphone kung saan mo gustong itutok. Okay, now, taas mo ilagay yan, kabit mo yung cellphone clamp. Standard yung screw na yan. Susukat yan. Alright, okay. Then, kabit ulit natin yung cellphone natin. At the same time, okay, sample record tayo. Okay, so yan, nakita nyo. Medyo na-angle mo rito. Na-incline mo siya para mas maganda yung nakukuha ng front camera nung yung cellphone. Okay, and at the same time, pwede mo nga tutok kung saan mo gusto. Let's say, nilapag mo, okay, tumututok dito, pwede siya. Okay, pero ang advantage nyo, kailangan mo pa nitong rotating ball swivel. Alright? Lalagay ko rin yung link dyan sa baba kung saan mo mabibili sa kung magkano. Mga 100 pesos lang din yan. Okay? Okay, so yun guys. Since yung gorilla pad ko kanina is nasira na yon. So nag-decide na rin ako na bumili na nung yung Joby, yung original na gorilla pad. Okay? Ito siya. So pipakita ko na rin sa inyo. Ito yung initial setup ko ng aking mobile phone na vlogging. Okay? So binili ko itong gorilla pad. Second hand lang siya sa Carousel. Siguro ang original price ito kung bago is around 3,000 plus pero nabili ko yata ay mga 1,000 pesos. Mga ganun na lang ang halaga niya. Okay? So itong gorilla pad na to, hindi kasama to itong cellphone clamp na Ulansi. Binili ko rin to separate. Okay, so lalagay ko yung link ng bawat gamit na to, bawat equipment na to na ginamit ko dyan sa baba para magkaroon kayo ng reference baka gusto nyo bili. Okay, so ito yung setup niya. Okay, yung initial vlogging ko. Meron siyang parang bungi rito. Para, let's say for example, pwede mo siyang mga ganito. Incline. Okay? Ang ganyan. Alright? Ito yung setup ko dati. Then, pwede mo rin ilapag. Okay? Okay? Okay, guys. Now, ang isang disadvantage ng mobile phone na ginagamit mo, na wala kang external microphone, na ginagamit mo lang ang internal microphone ng mobile phone mo is kukunin niya or yung sa surroundings, mapipick up niya. Dapat, bumili ka ng tinatawag na directional microphone para
yung boses mo lang ang naririnig ng mga audience mo. Kasi tandaan nyo guys, minsan mas gusto ng nanonood na maganda yung audio kaysa hindi masyado maganda yung video. Mas pinapanood pa nila yung kaysa sa maganda nga yung video pero pangit yung audio niya. Okay? Okay, for my directional microphone, nung binili ko yung Joby, fortunately, dalawa yung binibenta nung may-ari. May vlogger din siya. Dalawa yung binibenta niya, yung Rode microphone. Ito, yung directional microphone na Rode. Okay, okay, saka yung Joby, itong Joby na to. So, nabili ko siya, natawaran ko, around 2,000. Okay, so, kung siya nakatutok, yun yung i-absorb niyang sound source. Pipikapin lang niya yung boses mo, hindi masyado dito sa mga gilid niya, ilalim, at saka sa taas. So, mas magiging malinaw yung pagsasalita mo during your vlog. Kaya kailangan mo rin nito. Lalagay din ako ng link dyan, yung mga medyo mas mura, yung Boya. Tsaka kung may iba pang brand, lalagay ko rin dyan sa description sa baba. Okay? So, pakita ko sa inyo. Ito, ang kasama nga pala nito, ito, meron isang parang shock mount. Dito. Yan. Okay? Yung kakabit mo sa ibabaw nito. Ito. Meron talaga siyang slot doon. Okay? Para may kabit mo siya. Alright? Then, yun. Okay, guys. Itong Rode microphone, meron dalawang klase ng cable to. Okay? Isang dalawahan lang. And, ito, tatlo. Okay? Ito, ang gagamitin mo pagka cellphone ang ginagamit mo, yung dalawang guhit lang na itim para dito sa microphone, okay? And then itong tatlo para sa iyong cellphone. Itong pangdalawa lang at saka dalawa din sa microphone at saka sa GoPro or sa DSLR, okay? So pag ginamit mo to dito, hindi gagana to. Wala kang maririnig. So take note of it, ha? Okay? Take note kayo doon, guys. Okay? Okay, now, so para lalong ma-lessen yung noise, so yung Rode microphone, meron din siyang kasamang accessory na tinatawag na dead cat. Ito, okay? Para yung mga malalakas na hangin o yung ibang ingay hindi makapasok. So, nilalagay din siya dito. Right? Ganyan. Then, ito, nilalagay siya dito para hindi galawin. Iipit. Okay? So, parang ganyan. Right? Alright, sige. Ito yung now, testingin natin siya. Okay, ito. So, testing my mobile phone S8 Plus as my vlogging camera. So, yan, makikita nyo. So, ito guys. So, guys, yan, makikita nyo. Parang pangitignan, di ba? Napapatingin ako sa screen. Yun ang isang disadvantage ng using a mobile phone. Mapapatingin ka lagi sa screen. So, sanayin nyo na tumingin kayo dun sa camera. Kasi that camera represents the eye of your viewer. So, dapat doon ka tumingin, huwag dito sa screen. Okay? So, makikita nyo, dapat doon ako tumingin. Kumusta mga tol? Ako nga pala si Mike TV. Welcome to my channel. Okay? So, now, nandito tayo ngayon sa akin lamesa. Pinapakita ko sa inyo yung kung paano gamitin itong S8 Plus o mobile phone sa pagpa-vlog. Okay? So, meron akong microphone dito sa ibabaw para mas maganda yung tunog, mas marinig nyo ako ng maayos. Okay, pagka ginamit ko lang yung internal microphone ng cellphone, medyo lahat ng ingay na nasa paligid ko maririnig nyo. Para dito, mas clear kahit pa paano. Okay? Alright! Okay guys, ha? Pagka medyo parang nabibigatan ako, nalalakihan ako doon sa Joby, bumili pa ako ng isang tripod na pwede mo rin gamitin, itong Manfrotto. Okay? So meron din generic nito, around 100 pesos, 150 pesos din. Itong Manfrotto na original, nabili ko ito 1,000 sa Lazada. So pwede rin itong gamitin mo, nakabit mo lang dito. Ayan. So gaya nga nang sinabi ko, yung mga butas at saka yung tornilyo niyan, standard. So, tapos ito, ipepress mo. Okay? Para gumalaw ito. Alright! So, ganyan. So, minsan, parang mas komportable ako, mas maliit lang yung gamitin ko. Ito lang ginagamit ko. Okay? Okay, so yung gamit mo lang ang cellphone mo, pwede ka na mag-vlog. Tandaan mo, hindi mahalaga yung cellphone. Ang mahalaga is yung content. Okay? So speaking of content, sa susunod na aking vlog, papakita ko sa inyo kahit pa paano, mag-share ako sa inyo paano gumawa ng mga content, ano yung mga magaganda, paano ka mag-uumpisa. But at least ngayon, alam mo na kung ano yung mga dapat magkaroon ka. Kung may cellphone ka na, dagdagan mo na mga konting ganung bagay na pinakita ko sa inyo, yung Gorilla Pad, yung swivel, okay, yung cellular phone mount para makapag-umpisa ka na mag-vlog. Para sa susunod na video ko is malaman mo na paano gumawa ng isang content. Alright, hanggang sa muli!